I can't think. Yung gagawin natin takoyaki ay pwedeng-pwede niyong ipang-negosyo dahil ito yung mga gagamitin natin ay yung mga common lang dito sa atin at mabibili lang ng mura. Kasi yung totoong takoyaki ay gumagamit sila sa Japan ng iba't ibang ingredients na hindi common dito. Tapos kapag in-order natin online, syempre medyo pricey na siya. So, yung gagamitin natin ay yung talagang nandito lang at madali lang makuha o mabili. So, ang una natin gagawin, gagawa tayo ng ating takoyaki batter. Yung gagamitin nating water doon, yung liquid doon, ay titimpla na natin at papainitin natin. So, ang una natin kailangan gawin ay, meron ako ditong 900 ml o less than 1 liter ng water. Lalagay natin dyan. Kadalasan ang ginagawa nila sa batter na to ay meron yung kombu dashi, pero wala tayo nun. Ang gagawin natin ay, pang substitute doon ay pork cubes. Honor pork cubes. Tapos naglalagay rin sila dito ng bonito flakes. Pero yung meron ako ditong bonito flakes, pero ang gagawin ko doon ay pang-toppings lang kasi nga in-order ko pa 'yun online. So medyo mahal din 'yon. So ang gagawin natin ay dried squid. Kung namamahalan pa kayo dito, pwede rin kayong gumamit ng dried squid. Ito yung ginagamit ko minsan pagka wala ako nitong dried squid. So ito ay yung medyo medium size, maglalagay lang ako dito ng nasa 3 hanggang 4 na piraso. Then papakuluan lang natin yan. Mamaya ko aasnan kapag nagtitimpla na tayo ng butter para hindi siya maging masyadong maalat. So yun ang gagawin natin. Papakuluan natin yan and then papalamigin natin pagkatapos. Kailangan natin to nang hindi na siya mainit, so papalamigin natin to, and para lalong mas lumasa yung nilagay natin, papabayaan natin yan dyan at saka natin siya sasalain kapag kakailangan na natin. So next step ay, meron akong octopus dito na sobrang laki. Wala kasi sa aming available na maliit, so ito lang yung gagamitin ko. And, ay, kusong laki. Ang gagawin natin ay yung tentacles lang ang gagamitin natin dito. So, hindi na natin kailangan linisin yung ulo. So, ang gagawin ko ay tatanggalin ko lang yung puno. Kung meron kayong mga baby octopus na makikita, mas magandang gamitin yun. Ito, sobra-sobra to. Pag-imitin lang natin dito sa recipe ay nasa mga 150 to 200 grams lang ng octopus. So, ito, sobra-sobra to. Tapos, ang kilo nito, ang bili ko ay nasa 140 pesos per kilo. So, ito ay nasa isang kalahati mahigit. Kaya sa lugar nyo, syempre, kung magkano ang octopus. So, itong tentacles lang ang gagamitin natin. Lalagyan natin yan dyan sa bowl. Mga nasa 1 cup siguro to ng rock salt. And, imamassage natin siya. Sa lahat ng pag gumagamit kayo ng octopus, kahit anong luto ang gawin nyo doon, magandang gawin ito. Kasi, hindi nagiging rubbery at saka hindi nagiging makunat, malambot lang yung inyong octopus. Ito mamaya, pag nilagay natin, hindi na siya matigas. So, mamasahihin lang natin to ng nasa 5 to 8 minutes para hindi siya matigas kapag niluto na natin. Sino bang titigas pag kami nasahihin ng 8 minutes? Siyempre ako, mapapasabay pa ako din ng more. So, lalamasin lang natin yan. So, ito na yung ating octopus na nahugasan. Papakuluan natin to sa loob lamang ng 3 minuto. Tatlong minuto lang yung pagpapakulo sa kanya kasi kapag ka masyado mo siyang na-overcook, matigas pa rin ang makalabasan mo. So, 3 minuto lang. So, simple lang yung mga ilalagay natin dito sa ating takoyaki. Maglalagay tayo dito ng corn,
dilata na lang yung ginamit ko. Pero pwede na kayong gumamit dito ng hilagang mais. And then, pagkatapos, maglalagay din tayo ng dahon ng sibuyas. Chachap natin siya ng maliliit. Yan, i-slice natin yung ating octopus. Mas maganda kung mas maliliit yung slice sa kanya para hindi mahirapan yung mumuya. So, slice ko lang ito na. Tsaka, maliliit kasi yung aking takoyaki na lutuan. So, dapat talaga maliliit. Gagamitin natin para dito sa ating recipe. So, nasa 200 grams lang itong hiniwa ko. Ngayon, na-prepare na natin yung ating mga fillings sa takoyaki. Magagawa na tayo ng ating sauce. So, madali lang itong gawin. Maglalagay ako dito ng 2 tablespoons ng soy sauce. Itong liquid seasoning ay optional lamang, pero maglalagay din ako dito ng nasa 1 tablespoon. Tapos, 2 tablespoons ng ketchup. Ayun yung lumabas. Lalagay din ako dito ng 1 tablespoon ng oyster sauce. 3 to 4 tablespoon ng sugar. Bahala na kayo. And then, maglalagay din ako dito ng garlic powder. Kung wala kayong garlic powder, pwede naman kayo dito mag-mash na lang ng bawang. Then, mimix lang natin yan. Ngayon, para dito sa ating butter, i-drain na natin itong ating kinakuluan kanina. Maglalagay tayo dito ng 250 grams ng all-purpose flour o 1/4 kilo ng all-purpose flour. Maglalagay din ako dito ng nasa 1/2 teaspoon lang ng salt. Then, mimix lang natin. Pagkatapos, lalagyan natin siya ng 2 pirasong itlog. Then, mix ulit. At para makasiguradong wala ng buo-buo, sasalain ko siya dito. At para hindi tayo mahirapan, isasali natin to dito sa ating tapos ilalagay natin siya dito para mamaya, madali tayong makapagluto. Lalo-lalo na sa mga baguhan at first time pa lang magta-try. Malaking tulong kung dito nyo itatransfer yung inyong butter. At itong recipe ito ay makakagawa ng 45 pieces to 50 pieces ng takoyaki. Siyempre, sa pagluluto natin, gagamit tayo ng takoyaki na pan. Ito ay binili ko lang sa online. Mura lang ito. Wala pa itong 500 pesos. Tapos, kung gusto nyo talaga yung pangbenta, meron din doon. So, tingnan nyo na lang. Tapos, sa medium high heat, pinapainit natin to, tapos lalagyan ko na agad siya ng mantika. So, kailangan natin ng maraming mantika dito, lalong-lalo na kapag ka unang luto pa lamang. Mabilis matutos pa yung ilalim. So, mas nararamdaman nyo na buo na
kain natin. Dadagdagan na natin ang butter.